isang ordinaryong araw noon nang may dalawang babae na pumunta sa isang restaurant para kumain. Ito ay sina Nancy at Julia na matapos makahanap ng mesang mapupwestuhan ay marahan ng naghintay sa waiter na kukuha ng kanilang order. Ilang sandali pa ay nilapitan na nga sila ng isang binatang waiter at binati ng may ngiti. Sabay tanong na nito tungkol sa kanilang nais na orderin. Si Nancy ay nagsabi naman din agad ng kanyang order, kaya't napabaling na ang waiter kay Julia. Kayo naman po. Sa hindi malamang kadahilanan, ay biglang napataas ang kilay ni Julia sa tanong na iyon. Anong ibig mong sabihin na kayo naman po? Ganyan ba kayo kumuha ng order dito? Basta ka nalang lalapit at pagtatanong ng kayo naman po? Tanungin mo ako sa maayos na paraan. Ang waiter ay kinabahan at namutla. Agad siyang humingi ng tawad at nagsabing hindi niya alam na hindi pala sila magkasama. Kaya tinanong niyang muli ang kanyang customer kung ano ba ang kanyang nais. Subalit, nangatwiran pa rin ang may galit si Julia. E ano naman kung magkasama kaming dumating dito? Ano bang itinuturo sa inyo dito? Ganito? Tuturuan kita? Excuse me, madam. Ano pong gusto niyong orderin? Pasensya na po, madam. Naamin ko po ang aking pagkakamali. Pasensya na po. Madam, ano po ang order ninyo? Hindi ka ba nakakaunawa talaga? Ano po ba ang gustong orderin, di ba? Ganyan ang sinabi ko. Ang waiter ay napapailing na lamang sa ginagawang pamamahiya ni Julia, habang si Nancy naman na kasama nito ay walang nagiging reaksyon at hindi makaimik. Sorry po, madam. Ano po bang gusto niyong orderin? Dito na nagbigay ng order si Julia na manok at pasta. Tumugon naman ang waiter sa pagtatanong kung ano ang nais niyang inumin. Sumagot naman si Julia na kung ano ang inumin ng kanyang kaibigan ay ganun na rin ang sa kanya. Bago umalis ang waiter ay humingi muli ito ng pasensya kay Julia. Hindi niya umano intensyon ang magkamali. Ayon naman kay Julia, hindi na importante kung intensyon ba niya yun o hindi. Ang punto umano ay ang hindi nito pagrerespeto sa kanya sa pamamagitan ng maling pananalita. Hindi na rin natiis ni Nancy ang magsalita. Tama na yan, Julia. Huminahon ka lang. Huwag mo ako sabihang huminahon, Nancy. Hayaan mong ilagay ko ang walang silbing waiter na ito sa lugar kung saan siya nararapat. Ang maling pananalita niya at desisyon ay maaaring makaapekto ng malaki, hindi lamang sa kanya kundi maging sa iba. Ang di pagrespeto sa isang customer ay hindi maganda. At saka wala ka namang ginawang maganda sa buhay mo, sigurado. Dahil kung meron ay hindi ka magiging waiter lang. Ito lang, napakasimple ng trabaho mo. Hindi mo pa magawa ng ayos. Alam mo, sa sobrang inis ko sa'yo ay pwede kong kausapin ng manager mo para sisantihin ka. Dahil mukha talagang wala kang silbi. Wala nang nagawa ang waiter kundi ang umalis ng tahimik para ipaasikaso na ang order ng dalawa. Dito na kinwestiyon ni Nancy ang inasal ng kanyang kaibigan. Tao ang kausap mo, Julia. Hindi ka dapat ganun. Huwag mo nga ipagtanggol ang mga tao na yan. Mag-iwan ka ng respeto sa sarili mo. Huwag ka basta pumayag na kakausapin ka nila o sabihan ng mali. Hindi na malaman ni Nancy kung ano ang kanyang sasabihin. Ano man ang kanyang gawin ay hindi na niya mababago pa ang natural na ugali ng kanyang kaibigan. Makalipas ang ilang minuto ay inihatid na ng waiter ang kanilang order. Pero ang una lamang niyang nadala ay ang order ni Nancy. Si Julian naman ng mga sandaling yun ay nataong may katawagan sa kanyang cellphone. Marahang sinabi ng waiter kay Julia na babalik siya kaagad para sa kanyang order. Pero waring hindi na siya nito napapansin dahil sa pagkaabala. Kaya tumalis na lamang ang waiter para madala na ang kanyang pagkain. Nakabalik din naman agad ng waiter dala ito at agad na niyang inilapag sa harapan ni Julia ang order nitong pagkain. Tila hindi naman napapansin ni Julia ang lahat dahil hindi pa rin ito natatapos sa kanyang katawagan. Dito na aksidenteng natabig ni Julia ang kanyang bottled water nang hindi napapansin at tumapon sa sahig. Pasensya na ha, tatawag na lang ako ulit. Wika ni Julia sa kanyang tinatawagan, sabay baling sa waiter. Kita mo na, talagang napakawalang silbi at miserable ng taong ito. May pangiinsultong wika ni Julia na agad namang tinugunan ni Nancy. Julia, kitang-kita naman na simpleng pagkakamali lamang ang nangyari at walang kasalanan ng waiter.
Ang waiter naman ay agad na humingi ng tawad. Pasensya na po madam, isa lang po yung pagkakamali. Si Julia ay talaga namang naiinis ng sobra. Sa puntong napatayo na siya at agad na sinampal ng malakas ang waiter. Anong pagkakamali? Isang pagkakamali? Madam, bakit kailangan niyo naman po akong sampalin? Mahinahong pagtatanong ng waiter kahit na medyo napapahiya na ang kanyang pagkatao. Wala akong pakialam. Gagawin ko pa ulit yan. Sasampalin kita ulit kung kinakailangan. At dahil hindi mo naman kayang gawin ng maayos ang trabaho mo, maganda nga siguro kung sasampalin kitang muli ng malakas para makalugyang maliit mong utak at nang maunawaan mo kung ano ang dapat mong gawin. Hindi na pinatapos pa ni Nancy ang panginsultong pananalita ng kaibigan at agad nang umiksena. Huminahon ka nga, Julia. Ba't ako'y hinahon? E paano kung namantsahan ng tubig itong mamahalin kong damit? Hindi ba alam ng waiter na ito na ang presyo ng kasuotan ko ay katumbas na ng kanyang buwa ng sweldo? Siguro mga 3 buwan niyang sweldo kung tatantsahin. Sinisira ng waiter na itong araw ko. Mukhang mahina ang utak nito at hindi makaintindi dahil wala siyang silbi, mangmang at walang kinabukasan. Sa kabila ng mga natanggap niyang pananalita ay maayos pa rin humingi ng pasensya ang waiter. Nagsabi ito na papalitan na lamang niya ang bottled water. Papiloso po namang tumugon si Julia sa pagsasabing kailangan pa ba niyang sabihin iyon sa kanya. Maging sa paglayo ng waiter ay tinatawag pa rin ito ni Julia ng estupido at walang alam. Sinabi ni Julia sa kanyang kaibigan na hindi niya hahayaang masira ang kanyang araw dahil meron siyang mahalagang tao na kinakailangang hintayin at pagtuunan ng pansin. Pagkahatid ng bottled water ay nakayuko nang umalis ang waiter. Si Nancy ay napapatingin na lamang at hindi na alam ang gagawin dahil wala siyang ibang nararamdaman kundi pagkaawa sa binatang waiter na kung tutuusin ay wala namang ginagawang mali para pagsalitaan ng hindi tama. Nagsalo ang 2 magkaibigan at sabay nang kumain. Ilang minuto ang makalipas ay dumating na nga ang kanilang hinihintay. Ito ay si Josh, nakakilala ni Nancy. Nagtaka naman ang 2 nang dumating ito na nag-iisa. Dahil ayon sa kanilang napag-usapan ay makakasama niya ang mayaman niyang kaibigan na balak sana nilang ireto kay Julia. Nang maipakilala ni Nancy si Josh sa kanyang kaibigan ay tinanong na nila ito kung nasaan ang kanyang kasama. Kanina pa siya dito. Sabi niya sa akin, nauna na siya. Si Julia ay biglang naguluhan. Anong ibig mong sabihin na nandito na siya? Kanina pa kami dito eh. Bakit? Dito ba siya nagtatrabaho? Nandito lang naman siya palagi. Ang 2 ay nagtaka sa naisabihin ni Josh hanggang sa malaman nila na ang kaibigan nito ang may-ari ng restaurant na iyon at ng iba nitong branch na nakakalat sa kanilang lungsod. Grabe, napakayaman naman pala ng kaibigan mo. Mahilig talaga ako makisama sa mga taong may kakayanan sa buhay para matuto. Para matawagan na ang kaibigan ay inilabas na ni Josh ang kanyang cellphone at nagdial. Hello, Clinton. Hello, nasan ka na? Nandito ako sa restaurant. Halika na dito at may papakilala ako sa iyo. Sige, hintayin mo ako dyan. Matapos ilarawan ng mesa sa kanilang pinupwestuhan ay binabana ni Josh ang tawag. Si Julia naman ng mga oras na iyon ay talaga namang nasasabik na makilala ang kaibigan ni Josh. Paglapit ng waiter ay agad itong nagsalita. Josh, napatawag ka. Si Julia naman ay agad na nagsalita. Sino naman nagtatawag sa iyo? Ikaw, kanina mo pa sinisira ang araw ko. Diyos ko naman, sawa na ako makipag-usap sa estupidong tao na kagaya mo. Nandito ako para makipagkita sa importanteng tao lamang, kaya't umalis ka na, pwede ba? Layas! Si Josh ay agad nang umawat at waring naguguluhan sa inaasal ni Julia. Ano bang meron? Siya si Clinton, ang taong nais kong ipakilala sa'yo. Isang waiter? Hindi siya waiter. Siya ang may-ari ng restaurant na ito at ng iba pa nitong branch gaya ng sabi ko kanina. Sadyang low profile lamang talaga siya kung humarap sa mga tao. Nang madinig yun, ay tila natigilan si Julia sa pagkabigla. At dahil wala na siyang maisip na paraan kung paano makakalusot sa kanyang mga nasabi at nagawa, ay agad na lamang humingi ng pasensya. Pasensya dahil sadyang mainit lamang umano ang ulo niya ng araw na iyon, kaya't nakapagsabi siya ng kung ano-ano. Si Clinton naman ay nanatili pa rin kalmado sa kabila ng lahat. Ayos lang ako, Josh.
Natuwa nga ako nang tumawag ka sa akin para sabihin meron kang nais ipakilala. Siya ba ang babaeng iyon? Maging si Josh ay napahingi ng pasensya sa kanyang kaibigan. Malinaw na sinabi ni Clinton sa kanila na hindi si Julia ang tipo ng taong nais niyang makasama o makilala. Nakilala na umano niya ito at wala nang dahilan pa para kilalanin pa itong muli. Pagkatapos yun ay nagpaalam na ito sa kanila para bumalik na sa kanyang opisina. Dahil sa pagkadismaya, maging si Josh ay umalis na rin agad nang hindi nagsasalita. Si Julia ay talaga namang nadismaya at labis na nagsisi. Tingnan mo ang ginawa mo sa sarili mo. Bakit ba masyadong mataas ang tingin mo sa sarili mo at labis mong minamata ang katayuan ng iba sa buhay? Alam mo, kahit ako minsan hindi kita maintindihan. Pasensya ka na pero aalis na rin ako. Bahala ka na dyan. Wika ni Nancy bago umalis. Si Julia ay naiwang nag-iisa sa mesa. Walang ibang masisi kundi ang kanyang sarili. Nagpapakita ng kung anuman ang katayuan mo sa buhay ay hindi natin para ikumpara ito sa iba dahil ang bawat tao ay hindi makakaparehas at may kanya-kanyang pinagdaraanan. At ang panlalait at pananalita ng hindi maganda sa isang tao ay walang mararating na maganda para sa kanino man sa bandang huli.